Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng makapangyarihan Diyos, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tinitiyak ng Bible. Ano po? Na ang Diyos, nalalaman niya yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam niya, huwag tayo makulit. Tagal-tagal ko na kasing hinihingi yung Ferrari na yun eh. Hindi ngayon eh, ibinigay. Ayaw, na-disgrasya. Kita mo na. Eh, nakikita ng Diyos eh, makulit ka. Sige, rin ka. Alam. Alam mo ba yun na at the age of ganito, mamamatay ka dahil niya sa hinihiling mo na yan? Hindi. Pero alam ng Diyos. Yun yung mga bagay niya kung bakit nadidelay. Pag tayo magtatampo sa Diyos, sinisigurado niyang kasulatan mataas ang kaisipan sa atin ng Diyos, hindi natin abot yung kaisipan niya. Tinutugon tayo ng Diyos, hintayin natin ang tamang panahon kung kailan ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin ang matyaga, huwag magsawang manalangin. Pati na lang po ito. Unang Korinto 2:10, ngunit ang mga ito ibinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalangin na mga bagay ng Diyos. May malalalim pa siyang bagay na hindi maabot nitong physical. Hindi. Sino nakaka-search niyan? Yung Espiritu ng Diyos. Ang sabi ko. Dos bis. Ngunit ang mga bagay na ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Hindi natin abot yun. Tanging Espiritu lang ang makakaalam. 55:8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, nasabi ng makapangyari at Diyos. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ito lang tayo. Ayun siya. O, nakikita ng Diyos tayo, naku, delikado to yung hinihingi niya. Pagdating dito, mamatay siya. Hindi ko sa'yo bibigay. Mangulit ka na lang mangulit yan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Na, siya ang nakakaalam. Sapagkat ang dapat ninyo sabihin ay kung luloobin ng Panginoon, mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kung luloobin. Kung hindi, hindi mangyayari. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Kung luloobin. Kung hindi naman, huwag tayong magtatampo. Ang aral sa talinghaga ng masamang hukom at babaeng balo ay nagpapakita sa atin ng isang larawan ng pagtitiyaga at pananampalataya sa Diyos. Ang may mataas na kapangyarihan sa batas, yung hukom, pinagbigyan ang katarungan ang isang babaeng balo na humihingi ng katarungan. Gaano pa kaya sa Diyos na may mataas na kapangyarihan, Creator, ay handang makinig sa atin sa mga panalangin ating inuusal araw-araw, gabi-gabi. Inisigurado yan, ibibigay ng Diyos sa atin yan pagdating ng takdang panahon, mangyayari po yan. Hindi siya mabagal, hindi siya bingi, naririnig niya yung ating mga sinasabi. Ano po? Napakahalaga ng tamang pananampalataya para sa lahat ng ating mga hinihiling sa Diyos. Ewan natin kung ano yung mga hinihiling natin. Igagkakaloob sa atin ng Diyos yan in time. Basta siya lang yung ating sasampalatayanan, siya lang yung ating tatawagin, siya lang yung ating sasambahin. Hindi na natin kailangan ng iba, tanging sa Diyos lamang. So hanggang dito, ang ating paksa na inilatag sa umagang ito, pagkat dalawa kayo magsasalita, si Brother Charles sa sermon, pakinggan natin siya, takto as is. Makita natin ang kahalagahan nito na ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataong makapagsalita. Yan po. Na sabihin sa panalangin ang lahat ng ating mga ninanais o tinatago. Huwag yun na ikwento sa mga kapitbahay o kung kanino man. Kasi ibubuking kayo niyan. Ano po? Ano yan? Hinihiling niyo na yan. Sa Diyos natin sabihin,
at sinisigurado ng pakikinggan tayo ng Diyos, makikita natin yung response niya in time, kung ito ay natupad na o hindi pa, o ayaw ang ipagkaloob ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at pansamantala, lagay muna natin dito, at makinig tayo sa aral na ipagkakaloob sa atin ni Brother Carl. So, tawagin po natin siya. Sige po, dito po. Lagi ka lang siya.